Hello, what's up? This is Godman back again for another video. This is the Nintendo Switch Lite review. Let's start. So, konting disclaimer lang. Ito po ay second hand ko nabili. Yes, mas mura ng konti sa, magkano ba? Mga around 7,000 yata or 6,000 ko nabili ito. So yeah, second hand. Kasi ang brand new nito is around 8,000 to 10,000. Kundi ako nagkakamali. Actually, hindi ko siya masyadong tanda yung actual price. Kasi binili ko to a few months na. Yes, a few months na po sa akin to. So, kaya gusto ko na siyang i-review kasi gamit ko naman na. Since marami na akong experience dito. Yeah, I have a lot of experience na dito kay Nintendo Switch. And nakikita nyo na to, I'm sure, sa mga previous video ko nandito sa gilid. Ayan, pakalat-kalat lang. Now, for the specs. Ito po ang kanyang specs. Okay? So, 5.5 inch po ang LCD display niya. Ang kanyang chipset or processor is NVIDIA Custom Tegra processor. Hindi naka-indicate kung ilang gigahertz or something-something. At di rin naka-indicate kung ano ang gamit niyang graphics. Inanap ko na sa website nila eh. Ang kanyang internal storage ay 32GB. Hindi po siya, wala po siyang ibang variant kundi 32GB lang. Switch Lite lang po ito, light version. Pero supported po niya ang micro SD card. Dito po nalalagay sa ilalim ang micro SD card niya. Supported po niya hanggang 2TB. Pero nilagay ko rito is 128GB na micro SD card. Alright. Supported din po niya ang Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz. So yes. Okay po kahit ano po ang Wi-Fi niya dyan. Meron po siyang Bluetooth 4.1. Good for your headset or yung controller. Kung ayaw niyong gamitin ng directo, kung ayaw niyong masira agad. Meron po siyang support port doon and meron din po siyang NFC. Stereo speaker po siya at USB Type-C ang charging niya. Good for charging lang po ang kanyang USB Type-C. Charging lang po ah, hindi po siya pwedeng gamitin for transfer ng data or something. Naka-indicate talaga na for charging lang. With 3.5 mm jack, nasa taas naman po. Okay? So pag naglalaro ka dito sa taas, hindi po siya naka-store po sa baba. So supported po niya ang wired na headphone or headset. Meron din po siyang Nintendo game card slot. Ito naman po, sa taas naman po ito kanina, yung micro SD dito sa baba, di ba? Micro SD. Ito naman sa taas, yung kanyang game card slot. Okay? Kung papansin nyo, meron po naka-insert ang gamit ko rito is NordGuard. Okay? Actually, may mga nabili na rin ako, mga ilan-ilan ng mga bala. As you can see, yes, ito po ang aking collection. Apat lang naman. Maliit na bagay. So, Hot Pursuit. Mahilig ako sa racing. Mario Odyssey. Siyempre, hindi mawawala yan. Nintendo ito. Kailangan may Mario. NordGuard kasi mahilig ako sa strategy game. Tsaka mag-build ng worlds. Magbuo ng mga parang Clash of Clans type or Civilization series na game. Yeah. Ganito yun, NordGuard. And, siyempre, ang pinaka-alas ko na gustong-gusto ko talaga laruin and nahirap-nahirap naman akong tapusin. Ang The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ganda po ito, promise. So, ito pa lang naman ng collection ko. Hindi pa wala kaya. So, I know. Pero okay na po sa akin ito. Masaya na po ako rito. The rest, binili ko na online. Kasi pwede naman pong bumili ng game sa Nintendo Store. Okay? So, doon ko binibili. So, balik natin ito. Dribble natin ang Hot Pursuit and then close. So, ito na po. Unlock natin. Meron po siyang accelerometer and gyroscope sa loob. So, pwede po siyang gamitin ng kahit na... May mga games na ganoon eh. Na support niya yung kahit hindi mo pinipindot. Basta may accelerometer siya and gyroscope. Ang battery po niya is 3,570 mAh. And ang bigat niya approximately 61 pounds. Minus mo lang yung mga paraphernalia. Ito kasi dinigay ko ito. Actually, ito yan eh. Papansin niyo, dapat ito yung photo yan. Kinakabit ko siya ngayon kasi para hindi agad madumi kasi puti, dumihin. So, yun po ang sistema or ginagawa ko ngayon sa aking Nintendo Switch. Pinoprotektahan ko kasi trip na trip siya. For some reason, trip na trip siya ng pusa ko. Pag nakikita siya, tatabihan kunwari tapos biglang sisipain. Galit ang pusa ko. Galit si Conan dito sa... Yeah, my cat's name is Conan and galit siya sa aking Nintendo Switch for some reason. Yeah. Anyway, balik tayo sa review. Ang review, Daisy, sa design muna tayo ang build. Pagdating sa design, unang tingin pa lang mo ng game console ito. Para siyang kakaibang version lang ng PSV or sinaunang game console lang din. Okay na okay. And gusto ko yung blue niya actually. Typically, gusto ko yung mga bright red sana. Kaso wala akong mahanap na bright red. So, ito na lang. Ito na yung pinakamalapit sa maganda ang itsura. Pansinin talaga. Itong blue na to. Hindi ko exactly alam kung anong tawag sa blue na to. Sabi ng iba, green daw eh. Pero I think this is more on blue. So, yun. Ang buttons naman niya is
mainly malambot naman, tactile naman, goods naman, okay, pwede na din. Masyado malambot, actually friendly siya, hindi siya agad masakit sa kamay. Overall design, cute na, cute. Hindi siya aggressive kasi para sa akin. So, cute lang siya for everybody. So, pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae pagdating sa design. Hindi siya masyadong aggressive talaga na game console ako. Marami mga sharp something design, something. Walang ganon. So, basically para sa akin, cute yung design niya. Matte yung pagkaka-paint job niya. Yung paint job ay matte na okay na okay naman. Hindi naman ganun kadikitin ng dumi. Madali namang linisin, pero yeah, kung maputik ang kamay mo, hinawakan mo to, malamang kapit na kapit yan kasi naka-matte ang finish. So yeah. Ah, ito pa yung speaker. Hindi pa ito yung speaker. Ito ang speaker. Mali pala ako. And yun. So, as for handling naman, masasabi ko slightly ergonomic lang siya. Hindi siya ergonomic para sa akin kasi nung nilalaro ko siya, as ganito lang, as is, habang tumatagal, masakit dito sa ilalim. Ganito kasi ako mag-hold eh. I'm sure, magkaiba tayo ng way para mag-hold. Pero para sa akin kasi, ako yung gumagamit, ako yung nagre-review. So, pag ibabase ko to sa gamit ko, hindi siya ganun ka-ergonomic. Although, sa una, okay naman. Sa some point, maglalaro ka rin. Kaso, wala kasing hold dito eh. Masyadong straight. So, may gusto, minsan pagka may mga points na nanggigigil ka, so, hindi mo siya ma-hold ng matagal. Parang ganun, may awkwardness. So, ang ending, na uwi ako sa pagbili nitong ganito, which is my best decision. So, gamit ko na ito ng ilang buwan na. Best decision na ginawa ko. Napoprotektahan siya. Ilang best na kasi siyang nalaglag, sinipangan ng pusa ko. And dahil dito, hindi na ganun ka, ako masyado nag-worry. Although, mas iniingatan ko na siya na ilagay sa part na hindi kayang sipain ng pusa ko. Ewan ko, galit talaga siya rito. So, pag nung nilagay ko to, aside sa protection, syempre, yung ergonomics gumanda. Mayroon na akong hold eh. Mayroon na akong napanggigigilan eh. Dati kasi parang feeling ko, although hindi naman siya ganun, yung pakaramdam na parang madaling mabali, hindi naman ganun. So, itong handle na to, itong cover na to, so, hindi lang siya protection, pampaganda rin ng grip actually. May nahawakan ako ngayon na bilog. And then, yes, mas okay to. Mas feeling ko talaga, ito na talaga yung gaming na dapat na shape. And sana, maybe, the future, meron ganun talagang game. Pero okay na to actually. Sino man nakaisip to. Iwan ko yung link nito sa video description ko. Interesado kayo rito. Yun nga lang, medyo may kabigatan siya. Nadagdagan siya ng kabigatan. I think naging doble yung bigat niya. Kung maglalaro kayo ng matagal, gamit ito, baka hindi kayo sanay na mabigat. Baka mangalay din kayo agad. Pero ako, okay na okay sa akin. Tama lang yung bigat para sa akin. So, hindi masyadong issue sa akin yung bigat. Okay, as for the buttons, kita nyo naman, nandito sa taas yung kanyang power button. And then the volume button. Tornilyo lang po yan. I think this one is the yung singawan ng init, kung di ko nagkakamali. Naipakita ko na sa inyo kanina yung 3.5mm jack and the game card and plus tornillo. Tapos pansin nyo, medyo naninilaw na siya kasi aside from second hand ko na siya nagamit, second hand ko siya nabili. Siyempre, ginagamit ko rin nilalaro. So, I think hindi ko nalinis tong part na to. So, yun. Right and ZR. ZR. Basta ZR. Right and left and ZL. So, yun. Tapos, sa baba, yan, kita nyo naman, nandito yung USB Type-C. Kita nyo na rin yan. And this one too, I think speaker din siguro to. Saan nga ba talaga speaker? Ito o ito? Anyway, basta nandyan yan. Hindi ko pa kasi binubuksan to. Ayokong buksan. Medyo napagastos tayo rito. Ayokong sirain agad. And then the buttons, the minus and the plus. Tapos, the rest, okay naman. And then the home button. And ito, hindi ko shadow sure kung para saan to. Hindi ko pa nagagamit yata to. I think ito yung para sa screen record, no? Yeah, I think this is for the screen record kung tama ang memory ko. Hindi ko masyado kasi ginagamit yung button na to kaya sorry, hindi ko masyado matandaan. Just play and play. So, yun. Open natin para makita nyo. So, from unlock, pipindutin nyo lang letter tatlong pindot kahit saan. Yun. So, ito na po. Kung mapapansin nyo, marami na akong games dito. Okay? Ang pinakita ko lang sa inyo kanina, itong mga games na to is apat lang naman to. So, bakit marami? Kasi meron po siyang support for meron po silang parang sa Android, meron silang Google Play Store. Pwede mong bilhin yan. Pero, well, hindi ko ina-advise na bumili kayo na sa Pilipinas na store na version. Gawa kayo ng extra account like what I did. Ito, Nintendo Shop. Yun, Nintendo eShop. Gawa kayo ng hiwalay na account. Ito yung account ko for gaming. By the way, this screen is touchscreen ha. Kaya hindi ko pwedeng hawakan diretso. Ito yung aking pang game. Ito namang account na to, isa is Argentina. Yata, kung di ko nagkakamali. Ito yung second account. Naka-register siya as Argentina. Gawa lang kayo ng account sa Nintendo website. Siguro iwan ko rin sa video description kung interesado kayo, kung di pa kayo familiar. Pero,
I'm sure sa mga makukunat na dyan sa Nintendo, alam nyo na ito, okay ko. So, ito po yung mga games ko. As you can see, mga binili ko po yan kasi mga 100 pesos lang po yan. Expect nyo nga pala na may kamahalan yung mga games ito. So, itong gadget na to, more on luho ito eh. Magastos kasi mahal na nga yung mismong game console, lalo na yung hindi light version, na yung talagang full version nasa 15,000 pataas. Mahal din yung mga bala, yung mga game. And fortunately, gumagana naman yung bala kahit Nintendo Switch or Nintendo Switch Lite user ka. Isa lang yung game cards nila. Isa lang naman ang size. So, yeah, magagamit mo to kahit Nintendo Switch Lite tapos lilipat sa Nintendo Switch, magagamit mo pa rin. And same with the account. As long as kaya mo i-log in, email at saka password, pwede mo ilipat yung mga games mo rito na nabili na sa Nintendo eShop papunta sa Nintendo Switch na console. So, all is good naman. So, as you can see, try natin ang Need for Speed. As for the display, makikita nyo, okay naman siya, 720p, 5.5 inch. Kaso nga lang, expect nyo na sobrang baba po ng screen brightness niya. As in, one of the poorest screen brightness. Hindi po siya pwedeng gamitin sa labas, lalo kapag bright sunny day, sobrang bright ng araw, tanghaling tapat, hindi nyo halos makikita yung screen. So, very poor yung brightness niya. Good lang to para sa room or low lit area. Halos wala kayong makikita kapag ginamit nyo ito sa labas. Kahit sa terrace nyo lang, basta maliwanag na sa labas, halos hindi nyo na makikita. So, doon sa part na yun, medyo turn off ng konti. So, gusto mong lumabas minsan sa terrace para maglaro, pag tanghali na, hindi pwede. So, intay ka ng mga pahapon, paggabi, para makalapaglaro ka sa labas talaga, makaupo ka doon. Doon ka maglaro para mahangin. But aside from that, basta maliwanag yung lugar masyado, ang hirap makita ng screen. Expect nyo yun. Ngayon, kahit 5.5 inch lang siya, pansin nyo parang ang laki tingnan. No? Kasi 16 by 9 ang gamit nyo yung aspect ratio. Hindi kagaya sa smartphone na 19 by, what, 19 or 20 by 9, like this one. Ito, actually, this is 5.8 pero mas mukhang mas maliit pa nga siya sa ano. Kasi mahaba eh, pahaba ang aspect ratio niya. This is 16 by 9 aspect ratio kaya mukha siyang malaki kahit 5.5 inch lang. Which is good. Ito naman ng talaga ang nakasanayan natin ever since. Sa smartphone lang talaga nauso yung 19 or 20 by 9 na something as aspect ratio. Ngayon, pagdating naman sa sounds. Sa sounds ha. Ang sound, huwag nyo na pong asahan. Ang sound po ang pinakapangit sa device na to. Sobrang hina po ng full volume niya. Lalo kapag nasa labas po kayo, hindi nyo halos marinig ito. Maririnig nyo lang ito kapag sobrang tahimik ng lugar. Siguro narinig nyo, ewan ko, naririnig nyo nga ngayon eh. Ayun na, full volume na yun ha. So, poorest po ang kanyang volume sound. So, hindi ko i-recommend sa inyo. Expect nyo yun. Good thing lang talaga, supported niya ang 3.5 mm jack at Bluetooth headset. May Bluetooth po kasi siya, Bluetooth 4.1 na bagay ko kanina, di ba, sa specs. Kung gusto nyo ng full immersion, ganda ng sound, mag-connect na lang po kayo ng headset or Bluetooth. Pwede na po yun, may enjoy na po yan. Again, pagdating sa sound quality, yung physical speaker niya, very negative. Huwag nyo pong asahan yun. Ngayon, pagdating naman sa battery, the Nintendo Switch Lite has only 3,570 mAh battery. Yes, maliit po yan actually. Even sa smartphone, maliit po yan. So, expect na sa average graphics, like this one, average graphics lang to, hindi ba ito ganun ka-heavy na graphics, kaya lang nito hanggang around 3 hours lang na gameplay. Okay? Mas mababa ang resolution, mas mababa ang 3D rendering na kailangan na game na napili nyo, mas matagal siya, pwedeng maabot siguro hanggang 5-6 hours. But, sa dami na magagandang games, na magagandang graphics, parang, yeah, mapipilitan ka talaga na tiyagain ito yung 2 to 3 hours. Means 2 hours pa talaga. Kapag talagang heavy yung graphics, 2 hours lang. Yun na yung pinaka-best mo na scenario. So yeah, poor battery po siya. 3 hours, goods na yun. Para sa average graphics settings. In a way, I guess in a way, okay yung gano'n na kaikli na 2 to 3 hours lang ang play mo. Siguro para hindi ka rin mababad kung marami ka pang gagawin sa bahay. Pero kung ikaw ay maraming time at gusto mo talaga maglaro ng matagal, nako, huwag nyo pong asahan ito si yung battery niya, battery alone, huwag nyo pong asahan. Talagang mabibiting kayo sa 3 hours na yan. Okay? Pwede nyo naman siya actually laruin habang nag-charge, pero doing that will damage the battery faster. Okay? Baka hindi magtagal masyado ang battery nyo, which is a sad part. Okay? Ngayon, kung mayroon namang malapit na Nintendo shop sa inyo na pwedeng magpaayos o replace ng battery, siguro okay lang yan kung may extra budget kayo para magpalit ng battery, pero I wouldn't recommend that. Okay? Again, battery is not really advisable or recommended dito sa part na to. Sa 3 hours average,
Yun na yun. Siguro dahil second hand na rin, pero hindi. Goods naman siya battery. And even sa group, sa Nintendo group, nasabi rin talaga nila kapag mga average graphics is around 3 hours. To iba, minsan sabi 4 hours, 5 hours. Maybe mababa yung graphics ng kanila. Nilalaro lang game. Mababang game. Ibang games yun. Siyempre, nataon naman na mga favorite yung games. Medyo intensive sa graphics ng konti. So yeah, around 3 hours lang talaga yung average na gameplay ko. Pagdating naman sa performance, for budget user with casual gaming na requirement lang, casual gaming lang, okay? Pwede na kayong umasa rito. Mag-enjoy na po kayo dito. Kita nyo naman, maganda naman yung kanyang graphics quality. Hindi na masama, ba? Wala ka halos makikita dito mga frame drops na sinasabi. Wala. Wala ka masyado makikita rito. Goods po yan. Those are for the average user. Ngayon, kung heavy gamer ka at may budget ka talaga, iwasan nyo po ito. Hindi po ito ang best option para sa inyo. Okay? Marami pong option dyan. Meron na nilabas ngayon na parang yung sa Steam yata, something like that. Mga ganon. Again, for heavy gamers, not really your best option. Maybe yung Nintendo Switch na hindi light version. Pero again, hindi rin ganon kalakas sigurado yung processor na gamit on. So, I wouldn't really recommend that part. Pero at least mas maraming features yung Nintendo Switch na medyo mas matutuwa kayo. But the light version, not really for heavy gamer or sa mga nitpicking. Nagni-nitpicking dyan, masiselan ang daming butas na, ang daming pangit na tinahanap sa isang device. Hindi po ito sa inyo, huwag nyo na ipilit. Hindi po kayo ang target market na to. Huwag nyo na po kayo mag-feeling na para sa inyo ito. Kung hindi para sa inyo ito, ibig sabihin hindi kayo ang target market ng device na to. Pero ako ang target market na to. Casual gamer na ako kasi ngayon, bihira na lang, pampalibang lang, pampaubos ng oras or pampuna lang ng time ko kapag walang ginagawa or pag hindi ako nag-YouTube. Ang kaya lang nito i-deliver at best mga 30 to 60 FPS. 60 FPS siguro kung talagang low graphics yung game. Like this one, I think this only deliver 30 FPS. 30 FPS lang itong ano to. So, sa mga average game with average demand sa graphics, 30 FPS lang ang pinaka-decent na makukuha mo rito, frames. Yun yung performance niya. Hindi nyo masyado ma-expect dito na 60 lagi or yung iba naghahanap pa ng 90 to 120 FPS. Walang ganun pa sa Nintendo. Pagdating naman sa game, halos lahat, hindi man siguro 100%, lahat ng 100% ng games sa Nintendo Switch, hindi applicable dito. Pero at least halos lahat, siguro mga 80 to 90% ng games sa Nintendo Switch, gagana po rito. Gagana po rito. Wala pong duda doon. Hindi man 100%, at least 80 to 90% gagana po rito. Siguro ang magiging problema lang is dahil hindi removable ito. Kasi sa Nintendo Switch, natatanggal po ito. Ito itong part na to, tsaka itong part na to. Natatanggal to para pwedeng gamitin. Yun lang ang pangit kasi dito. Or kung yun ang hinahanap mo, yung ditanggal, para hindi mula hold yung buong device, doon kayo pumili, yun ang piliin nyo. Pero Nintendo Switch Lite, para sa kagaya ko lang siguro talaga na hindi masyadong demanding, gusto lang makapaglaro, and gustong malaro yung mga favorite titles ko from Windows PC. And speaking of Windows PC, may mga, isa sa mga gustong-gusto ko dito, syempre, yung ito, Need for Speed. Nasa PC ko kasi ito. Ngayon, nalalaro ko na siya kahit saan. Yung itong Nordgard, nasa PC ko rin ito. Ngayon, nalalaro ko na siya kahit saan. Itong Torchlight, binili ko to sa Nintendo eShop. Ito ang pinaka nilalaro ko ngayon. Talagang gustong-gusto ko itong isang to. Siyempre, kasi more on RPG game it, kasi ito. More parang similar sa Diablo. So, pwede siyang laruin online, pwedeng offline. Pero siyempre, I prefer offline. Mas gusto ko kasi offline lang talaga ako naglalaro. Yun ang kinaganda rito. Since may Wi-Fi support siya, pwede po kayo maglaro ng online. But I prefer offline lang most of the time. So, yan. Torchlight 2, nandito siya. Tuwan-tuwa ako. Itong nalaman ko. Kaya lalo akong napabili rito. Aside sa dito kay Zelda, The Breath of the Wild, ito yung pangalawang gustong-gusto kong laruin dito. Talagang solid. Torchlight 2. Hindi ko pa kasi siya natatapos. Natapos ko na yung 1. Yung 2 hindi ko matapos-tapos kasi nga sa sobrang laki, sobrang lapad, sobrang ganda ng ano. Tsaka syempre may mga trabaho, hindi mo naman pwedeng laruin dire-diretso. I feel na this time matatapos ko na to dito. Feeling ko nasa 1/4 na ako na part ng game eh. Tamang laro na lang talaga. So yeah, basically this device, kahit Nintendo Switch Lite lang siya, kaya niyang i-deliver ng decent fun habang nilalaro ang mga popular games from PC and other consoles. Nandito rin naman eh. Pero hindi lahat syempre. Expect nyo lang. Siguro bago nyo bilhin to, research nyo muna kung yung mga games nyo nandito. Then saka nyo bilhin. Aside from that, huwag na po kayong i-manage yun lang yung expectation nyo pagdating sa mga bagay-bagay. Okay? Other na pang-exclusive lang for Nintendo Switch Lite, itong Super Mario Odyssey. Gusto ko to. Tamang travel din and arcade type lang ba. Totoo ako kasi kaya ko na siyang laruin kahit saan, kahit anong pwesto, nang hindi ko kailangan bitbitin ng laptop or PC ko. Okay? Ito lang. Yung nga lang, mas maikling oras, like 3 hours lang. Pero okay na sa akin yun.
mahaba na ang 3 hours para sa kagaya ko na busy, may trabaho. Goods na sa akin ang 3 hours na break time at nakakapaglaro na straight. Then charge na lang ulit and then bukas ulit or kung kailan na lang ulit maging libre. Ngayon, kung small budget lang talaga, okay na po ito. Pwede nyo bilhin yung brand new version nito. Pero kung willing naman kayo maghanap sa mga online seller, meron naman matitino. Iwan ko rin yung link ng store na binilang ko nito sa, I think sa Shopee ko to binili or Lazada. I think Shopee. Iwan ko yung link na sa video description kung gusto, interesado kayo na bumili sa kanya. Kasi sa akin, highly recommended ko siya kasi nagre-reply talaga siya to. Though, kahit na nasa akin na yung itong device Nintendo Switch, nagre-reply pa rin siya. Goods na goods pa rin siya ang kausap. I-re-recommend ko siya sa mga kagaya ko lang na budget user, casual gamer, at saka mayroong mga favorite titles na makikita nyo sa Nintendo Switch. Ngayon, yung mga favorite games nyo wala naman sa Nintendo Switch, basically wala talaga kayong reason para bumili rito. As unlike sa hype lang or dahil ni-review ko lang, huwag nyo na pong bilhin, huwag nyo na pong pahirapan ang sarili nyo, okay? So, I hope naging informative to kahit paano, kahit parang nagkukwento lang ako sa isang tropa, no? Wala na, gusto ko lang i-share sa inyo. Tutuwa lang ako sa aking find. Ilang buwan ko na kasi gamit ito, ngayon ko lang naisipan na i-review. So, yun. Anyway, lahat ng link, reference, iwan ko sa video description. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.